Hello, kamusta tayo lahat? Ang nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa kabutihan niya sa ating lahat. Tinuturuan niya tayo para makilala natin siya ng lubusan, pati si Jesus Christ. Dahil sa nababasa natin sila sa Bible, ang salita ng Diyos to, buhay ang salita ng Diyos. Kaya nakikilala natin yung tatay natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, yung Savior and Redeemer natin. Lahat ng gustong ipaalam ni Almighty Father sa atin, nandito na sa Bible, nasa Old Testament at tsaka sa New Testament. At yung history ng mundo na to, hindi to sa Bible. Kaya kung gusto nating makilala yung tatay natin at saka yung ating tagapagligtas, magbabasa tayo ng Bible. Kung gusto niyo naman, mag-audio Bible kayo, no? Nakikinig ba kayo ng podcast? Yung podcast, no? Panakikinggan lang 'yan, ano, wala kang makikita doon. Or kaya yung noong unang panahon, ang ginagawa ng mga tao ay radyo, na? Nakabot ba kayo ng radyo? Nakikinig kayo ng radyo? Ngayon, itong Bible, may audio Bible. Kaya kahit anong ginagawa ninyo, example, gumagawa kayo ng ano nyo, ng trabaho nyo or assignment nyo, imbis na music ang pakinggan nyo, pakinggan muna natin yung salita ng Diyos. Yung kanyang salita, yung salita ng tatay natin. Nagkakaintindihan tayo dun, ano? Napakinggan natin yung Bible. Merong Tagalog version, meron ding iba-ibang version kung anong gusto nyo, no? Meron audio Bible. Na libre naman online. Siguro naman lahat kayo may internet, nakakanood tayo sa YouTube, so may internet, no? Na libre itong pakikinig ng audio Bible. Okay, pag nagda-drive kayo or pag nagluluto kayo, naglilinis kayo ng bahay, ano ba mga ginagawa nyo? Di ba, minsan naka-headset kayo or earphone kayo or earbuds ba tawag doon? No? So, imbis na kung ano-ano ang pinakikinggan natin, makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Gusto ni Almighty Father na kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Last time, yung binasa natin was Revelation chapter 2 and 3. So, napag-aralan natin, sabay-sabay tayo nag-aaral, no? Napag-aaral natin yung 7 churches na binanggit ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ yun na nagsasalita, na nire-relay niya kay John, kaya sinusulat ni John. Hindi nagkataon, no, na ganun ang pangalan na Philadelphia, Sardis, Ephesus. Hindi nagkataon yun kasi yung bawat mga pangalan na yon may ibig sabihin. No? Napag-aralan naman natin, no, kung ano yung mga ibig sabihin nun. At yung mga church na yon, ibig sabihin nun, sila ay nakakakilala na kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya church na silang natatawag. So tayo, church tayo, mga tao ang church, okay? Group of people, sometimes sa group of people na yun, isa ka bang Sardis? Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho ng nasa puso at isipan or ng mga ginagawa. So isa ka bang Pergamos Church? Isa ka bang Ephesus Church? Katangian, no? Or lahat pa ng katangian ng mga church na yun nasa'yo? So, ang isa lang doon na
or dalawa, no? Dalawa sa mga church na yon ay kapuri-puri kay Jesus Christ. Yun yung church na Philadelphia. At saka yung church na Smyrna. Yung Philadelphia Church, faithful church sila. Tapos si Smyrna ay yung church na pinapersecute na nag-endure sila up to even up to death. So ang iiwasan natin doon yung Ephesus Church, yung Pergamos Church, ano pa ba yung mga church na yun? Ephesus, Pergamos, Thyatira, no? Yung ano pa ba yung iba? Yung lukewarm church. Yung church na manapatay, Sardis. Yung lukewarm church, yun yung Laodicea. So wag tayong maging Laodicea, wag tayong maging Sardis, huwag tayong maging Ephesus, huwag tayong maging Thyatira. Pergamos. So, bilang isang Kristiyano, dapat ma-maintain natin yung connection natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Panatili natin na malinis tayo sa paningin ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Baka sabihin niya, hindi, Christian na ako eh. So pag Christian na ako, follower na ako ni Christ, wala na yon kasi follower na ako eh. Hindi yun, save one, save all. Alam niyo ba yung save one, save all na paniniwala? Na pag na-save ka na once, no, tinanggap mo na si Jesus na a Christian ka na, kahit na magkasala ka, masisave ka pa rin. Hindi, dapat consistent tayo. Bakit consistent dapat? Nakalagay sa salita ng Diyos. Pinakita sa akin ni Almighty Father, hindi ko alam ito. Kaya sabay-sabay tayo natututo. Hindi ko alam ito. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil pinakita niya sa akin. Hindi ko alam na sa Ezekiel ko makikita. Ezekiel chapter 18 verse 21. But if a wicked man turns from all his sins which he has committed, keeps all my statutes and does what is lawful and right, he shall surely live. He shall not die. So naintindihan natin to, no? Na pag ang isang taong masama, nagsisi sa kanyang kasalanan ng mga nagawa, nagsisi siya, tapos sinunod niya si Almighty Father. Ginagawa niya yung lawful at yung tama sa paningin ni Almighty Father, siya ay mabubuhay, hindi siya mamamatay. Baka sabihin niyo, ba't may mga namamatay? Namamatay yun physically. Pero yung spirit na pupunta kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ in heaven. So alam naman natin yun, di ba? Na dalawang klase ang death, no? Unang death, ano yung unang death? Yung unang death, yung physical body, no? Pero yung spirit, pupunta kay Almighty Father. Ngayon, ano yung pangalawang death? Hindi, bilang isang Kristiyano, hindi rin dapat ma-experience yung pangalawang death. Kasi yung pangalawang death, unang death, mawawala ang yung physical body, mag-deteriorate, masisira. At saka, yun ang unang death, no? At ang pangalawang death ay yung sa Hades, okay? So, pag ang isang tao masama, nagsisi siya sa kanyang kasalanan, mapupunta siya kay Almighty Father, hindi siya mamamatay. Pero, dito sa verse 24 ng Ezekiel chapter 18, but when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All the righteousness which he has done shall not be remembered because of the unfaithfulness of which he is guilty and the sin which he has committed because of them, he shall die. Kung ang isang mabuting tao, ginagawa niyang tama, pero dumating sa punto ng kanyang buhay na hindi na siya gumawa ng tama at nakagawa ng kasalanan.
Ginawa niya yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father. Naging masama siya. Kahit mabuti siya, naging masama siya. Ngayon, lahat ng kanyang mga magagandang ginawa, yung kabutihan na pinakita niya kay Almighty Father sa mga tao, yung tamang mga nagawa niya, hindi na matatandaan, makakalimutan na yon dahil sa unfaithful siya. At dahil sa naging unfaithful siya, siya ay mamamatay. Okay? So pag ang wicked man nagsisi sa kanyang kasalanan, mabubuhay siya. Hindi siya mamamatay. Pero kung ang righteous man naman, na kabaligtara naman, nagkasala naman siya, yung lahat ng kanyang kabutihang nagawa na nagawa niya kay Almighty Father, yung pagmamahal sa kapwa-tao, tapos nakagawa siya ng kasalanan, hindi siya nagsisi, nag-dwell na lang siya sa kasalanan, hindi siya bumalik kay Almighty Father, makakalimutan lahat ng kanyang mga nagawang mabubuti or righteous na mga works. Malilimutan yon dahil sa unfaithful siya, dahil sa mga kasalanan na gawa niya. Ngayon, ang mangyari sa kanya, siya ay mamamatay. Ito yung second death. Okay? Dito nakalusulat sa Ezekiel chapter 18. Kaya dapat panatilihin natin ang sarili natin na maganda sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So, paano natin gagawin yon? Lagi natin hihingi ng tulong ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, dahil kung tayo, hindi natin kaya. Mahina tayo. Kaya ang gagawin ay lagi magbabasa ng Bible at kakausapin natin yung tatay natin at saka ang ating Savior. Dahil mapagpatawad yung tatay natin, no? Kung kilala natin yung tatay natin, alam natin, kilala natin siya. At kung kilala natin si Jesus Christ, alam natin yung puso din ni Jesus Christ. So dito na tayo sa Revelation chapter 4. Dito sa Revelation chapter 4, binabanggit dito yung mga spiritual beings or heavenly beings. Hindi ko alam na makikita rin pala to sa Ezekiel chapter 1. Alam ko meron sa Ezekiel kasi narinig ko, kasi nga nag-audio Bible ako, narinig ko, ay meron din pala sa Old Testament. Ngayon, ang isip ko sa Old Testament ay nasa Malakay. Ngayon, nagsesearch ako sa ano kayang pag gusto kong pakinggan ngayon. Kasi pwede ka mamimili kung anong pwede mong or gusto mong pakinggan sa Old Testament. So, nilagpasan ko yung Isaiah, Jeremiah. Tapos ay itong Ezekiel, pakinggan ko. So, dito sa Ezekiel, binabanggit dito yung 4 heavenly creatures. Na ngayon ay babasahin naman natin dito sa Revelation chapter 4. Nagkataon ba yon? Hindi nagkataon yon. Itinuturo sa akin ni Almighty Father na nandito rin sa Old Testament. Nakita rin ni Ezekiel ang vision from God. Gaya ng vision na nakita ni John the Evangelist na ipinakita sa kanya ni Jesus Christ. So, nagko-corroborate, no? Nagsasakto yung nasa Old Testament at saka sa New Testament. Yung vision ni Ezekiel, nakita rin ni John. So, yung prophecy na nakita ni Ezekiel, yun din ang prophecy na nakita ni John. Sa Old Testament, may mga prophecy dito na hindi pa nangyayari sa Old Testament. Kahit up to now, kahit nasa Old Testament siya, up to now, hindi pa rin nangyayari. Pero mangyayari to. Kinagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako. Hindi ko kasi alam, hindi ako marunong. Wala talaga akong alam. Inaamin ko naman eh. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako.
Napaka-powerful ni Almighty Father. Alam niya lahat. Alam niya na mga iniisip natin, mga ginagawa natin. So, basahin na natin itong Revelation chapter 4. Pero bago yun, itong Ezekiel chapter 1 muna, no? Para makita ninyo. Ezekiel chapter 1, verse 4. And then I looked, and behold, a whirlwind was coming out of the north, a great cloud with raging fire engulfing itself. And brightness was all around it and radiating out of its midst, like the color of amber out of the midst of the fire. Also, from within it came the likeness of four living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man. Each one had four faces, and each one had four wings. Their legs were straight, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet. They sparkled like the color of burnished bronze. The hands of a man were under their wings on their four sides, and each of the four had faces and wings. Their wings touched one another. The creatures did not turn when they went, but each one went straight forward. As for the likeness of their faces, each had the face of a man. Each of the four had the face of a lion. On the right side, each of the four had the face of an ox on the left side, and each of the four had the face of an eagle. Thus were their faces. Their wings stretched upward, two wings of each one touched one another, and two covered their bodies, and each one went straight forward. They went whenever the spirit wanted to go, and they did not turn when they went. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches going back and forth among the living creatures. The fire was bright, and out of the fire went lightning, and the living creatures ran back and forth, in appearance like a flash of lightning. Tapos dito sa verse 18, ang Ezekiel chapter 1, as for their rims, they were so high, they were awesome, and their rims were full of ice all around the four of them. When the living creatures went, the wheels went beside them, and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Tapos binabanggit din dito sa Book of Ezekiel, no? Yung heaven. This is verse 26. And above the firmament over their heads was the likeness of a throne, in appearance like a sapphire stone. On the likeness of the throne was a likeness with appearance of a man high above it. Also from the appearance of his waist and upward I saw, as it were, the color of amber with appearance of fire all around it. And from the appearance of his waist and downward I saw, as it were, the appearance of fire with brightness all around. Like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of God. So nasa Ezekiel to. Ngayon, basahin naman natin itong sa Revelation, na ganun din ang nakita ni John the Evangelist. So, dito sa Ezekiel, nakita niya four living creatures, na bawat isang living creatures, apat ang mukha. Ang mukha ay man, ox, eagle, at saka lion. At lahat sila ay full of ice, no? At meron din silang pakpak na madami.
Tapos, describe din ni Ezekiel dito yung throne of God. Pati nakita niya yung man high above it. May nakita siyang lalaki. May taon siyang nakita. Yung gloriousness of the Almighty Father nakita niya. Dito ngayon sa Revelation chapter 4, after these things, I looked and behold, a door standing open in heaven. So, dinidescribe ni John the Evangelist. Nandito tayo sa Book of Revelation. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, come up here and I will show you things which must take place after this. So, yung boses parang musical instrument na trumpet ang narinig ni John. Ang sabi kay John, umakyat ka dito at ipapakita ko sa iyo yung mga mangyayari pagkatapos nito. Ano ba yung pagkatapos nito? Which must take place after this. So, ano yung sinasabing pagkatapos nito? Yung pagkatapos nito, yung nasa verse, nasa chapter 2 and nasa chapter 3. No? Nahuhusgahan itong mga church. Seven churches, kaya seven churches dahil seven ang number ng complete. Diba, ang mundo ginawa ni Almighty Father ng 6 days and on the 7th day, He rested. So, yung 7 ay a complete number of God. So, after yung sinasabi ni Jesus dito, na which show you things which must take place after this, is dito yung huhusgahan yung mga tao. Immediately, I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. So, nagkaroon naman siya ng vision, no? He was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven. Nakakita siya ng throne, no? Sa langit, at may nakaupo doon. The one, letter, yung one, capital letter, yung O. So, ito ay si Almighty Father. And he who sat there was like a jasper and a sardius. So, yung kulay ng jasper at sardius, iba naman ang pagkakadescribe ni Ezekiel, pero yung kulay, red tsaka green, no? Ibang pangalan ang nabanggit na gem ni Ezekiel, pero yung kulay kapareho, red and green. Stone in appearance, jasper and the sardius stone in appearance. And there was a rainbow around the throne. Gaya ng nabanggit ni Ezekiel, meron din siyang nakitang rainbow sa throne. In appearance like an emerald around the throne were 24 thrones. So, sa trono na yon, sa gitna ng trono na yon, si Almighty Father, at sa gilid nun, merong 24 na mga thrones, maliliit. And on the thrones, I saw 24 elders sitting. Sino yung 24 elders na to na binabanggit ni John, the evangelist na nakita niya? Clothed in white robes. Itong 24 elders na to, sila ay mga servant, faithful servant of the Almighty Father and Jesus Christ. Sila ay nakaputing damit. Ibig sabihin, malinis na sila. Sila ay napatawad na sa kanilang mga kasalanan. Sila ay nakita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na righteous. Kaya yung kanilang mga damit ay white robes na. Ngayon, kung tayo ay nasa heaven na, ang damit din natin magiging white robes. Alam naman natin yun, di ba? Na ang damit natin in heaven, white robes. Dahil yung white, sinisimbolize na purity at saka kalinisan. And they had crowns of gold on their heads. Meron silang corona na ginto sa kanilang mga ulo. Ito ba ay totoong corona? Ang corona, ang pagkakakita ni John, ang pagkakakita niya ay corona, no? Na gold. Pero ano ba ang kulay ng fire? 'Di ba yellow, parang gold? So hindi ito ay physical crown, okay? Baka kasi i-visualize nyo na hindi, lahat may mga crown para may kanya-kanyang corona ang mga tao. Itong crown na to na sinasabi ay dahil sila ay
holy na. Holiness of the Almighty Father, nakikita na sa kanila, nagmamanifest na sa mga 24 elders. Kaya pati yung ulo nila, may fire na, nagaling kay Almighty Father, na malinis na sila. No? So, hindi to physical crown. Kundi, kulay ito, gold na fire. Okay, na maningning. Tapos, sino ba yung 24 elders na nakasuupo sa 24 thrones? So, alam na natin, ano, yung 12 apostles, sila yung kalahati ng 24 elders or 24 na mga nakaupo sa 24 thrones. 24 elders, kalahati noon ay mga apostles. So, kilala naman natin kung sila yung mga apostles, di ba? Ganon, sino naman yung natitirang 12 elders? Kasi na-identify na natin yung 12 na kalahati, no? Kasi 24, yung kalahati na-identify na natin, mga apostles yun. Ngayon, ito naman kalahati na 12 elders, sino naman yun? Hindi tayo sure, no? Pero, alam naman natin na sa Old Testament, may mga righteous people, righteous servant of God na natuwa si Almighty Father. So, pwede natin banggitin, ano, si Abraham, Isaac, Jacob, David, si Elijah, na kinuha ni Almighty Father, na nakita ni Elijah, no? Sino pang kinuha ni Almighty Father na hindi na nakita? Si Enoch. Okay? At sino pa? Si Moses. Sino pa? Si Samuel. Okay? So, yung iba, hindi na natin alam kung sino pa. No? So, ilan na na-identify na natin? 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21. May tatlo pa tayo hindi ma-identify. So, si Melchizedek. No? Kasama rin ito, si Melchizedek. Ngayon, yung iba hindi na natin ma-identify. Hindi rin natin alam kung kasama si Paul. Okay, pero sure tayo na yung 12 apostles kasama sa 24 elders, kasama si Abraham, Isaac, and Jacob, pati si Elijah, and Enoch, and Melchizedek, Moses. Hindi natin alam kung kasama si Noah, no? So sila yung mga 24 elders na meron silang crown. Na yung crown na yon, hindi naman physical crown yon, kundi yun yung holiness ni Almighty Father na naibigay sa mga faithful servants, sa 24 elders. At inscribed din dito na si Almighty Father, napapaligiran siya ng kulay green at kulay red. At merong rainbow sa kanyang throne, iba-ibang kulay. So parang, alam niyo ba yung, nabanggit ko na dati, no, yung prism, yung glass prism. Pag tumapat yung pure white light sa glass prism, naglalabas siya ng kulay rainbow. Pwede ba kisearch yung glass prism na pag tinapatat mo siya ng pure white light, ang lalabas na kulay sa prism ay rainbow. Yung glass prism na yon, courting triangle yon. Courting triangle yon na medyo mahaba. I-search nyo na lang. And in appearance like an emerald. So, nabanggit ko na dati na
para siyang Aurora Borealis. Yung throne ni Almighty Father, ganun, nag-iiba-ibang kulay, nagre-red, nag-green, na may yellow, tapos merong rainbow, parang Aurora Borealis or Northern Lights. So kung alam natin yung totoong shape ng mundo, alam na ba natin ang totoong shape ng mundo? Kung alam natin ang totoong shape ng mundo, ang kaharian ni Almighty Father ay nasa gitna ng mundo. Kung ang i-identify natin na kung ano ang korte ng mundo ay ibabase natin sa Bible, sakto yung sinasabi ni John, no? Na yung trono ni Almighty Father, nasa gitna siya ng mundo. Kung alam natin ang totoong korte ng mundo. Kung magsa-search kayo, para makilala natin yung tatay natin, makilala natin kung paano yung mundo na to, kung paano yung pagbaba ni Jesus Christ, no? Tuloy natin. And from the throne proceeded lightnings, thunderings, and the voices. Seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven spirits of God. So nabanggit naman ang seven lamps, which are the seven spirits of God. So seven nabanggit naman kasi ang seven ay complete number of the Almighty Father. Before the throne, there was a sea of glass like crystal. So sa harap ng throne, merong parang tubig or dagat na glass na parang crystal na maningning, no? Na may parang nagwe-wave, para siyang glass, pero parang dagat siya na hindi maintindihan. So yun ang nakamanifest doon ang Holy Spirit. Kasi nasa throne ni Almighty Father, before the throne, there was a sea of glass like crystal. And in the midst of the throne and around the throne, there were four living creatures full of eyes in front and in back. So nabanggit ni Ezekiel, nakita niya sa kanyang vision, na merong four living creatures. Ngayon itong si John the Evangelist din, meron din siya nakitang four living creatures. Full of eyes din ang pagkakadescribe niya. Same na pagkakadescribe ni Ezekiel. So front and in back, puro mata, full of eyes. Bakit full of eyes? Punong-puno ng mata. Ano ba ang meron sa mata? Nakakakita lahat. Okay? Kita lahat. Itong four living creatures ito, ito yung spirit of God na nagsisimbolize sa kanya. Sa kanyang katangian. Kaya full of eyes kasi nakikita lahat. So, pag tumingin ka doon sa mga four living creatures, pag tingin mo, kaya full of eyes siya kasi nakikita mo yung sarili mo. Yung mata mo, nakikita mo. So, hindi ito nakakatakot, no? Yung iba kasi nakakatakot yung pagkaka-drawing, no? Hindi nakakatakot itong four living creatures na to because sinisimbolize nito yung characteristic of the Almighty Father.
The first living creature was like a lion. Yung unang living creature daw na nakita ni John ay parang leon. Itsurang leon. So yun din ang nabanggit ni Ezekiel. Yung four living creatures, may itsurang lahat sila. Lahat silang apat. Apat ang mukha nila. May leon, may ox, merong eagle, at may man. So, ganun din ang nakita ni John. Bakit ba lion ang nakita? Kasi karakteristik nga ito ni Almighty Father. Ano ba ang karakteristik ng lion? Yung lion, social animal siya, di ba? Ibig sabihin, meron siyang nasasakupan na group ng mga lions. So si Almighty Father, so yung lion na yon, leader siya, no? At pinoprotektahan niya yung kanyang group of lions. Ganun si Almighty Father, protector siya, pinoprotektahan niya yung kanyang mga nasasakupan. At saka ano ba ang lion? Ang lion ay nagsisimbolize ng royalty or nobility. So si Almighty Father, royalty, nobility. Okay? At saka yung lion, powerful siya, strong. Tapos yung ugali niya, decisive, confident, leader, authoritative, protector, territorial, courage, at saka fearlessness, confident, and graceful. So ganito ang katangian ni Almighty Father, kaya may nakitang lion. Kasi in-explain sa atin yung katangian ni Almighty Father para makilala natin si Almighty Father. The second living creature, like a calf. Parang calf, no? Like a calf or ox. Ano ba yung katangian ng ox? Ang katangian ng ox, persistent, gaya ni Almighty Father. Hard worker ang tatay natin. Dependable, loyal, determined, tenacious, nagpipersevere, may calm demeanor, reliable, supportive, at saka hindi nagreklamo, honest. At saka ang ox, mas malakas pa kaysa sa mga kabayo. At optimistic. So ganito ang tatay natin, katangian, no? Para makilala natin, kaya dinidescribe ni, like lang naman, hindi naman talaga lion, kundi like a lion, like a calf, like had a face like a man. Itong third one, the third living creature had a face like a man. So, ang katangian ni Almighty Father, may face siya like a man. Di ba ginawa tayo ni Almighty Father according to His image and likeness? Kaya, kamukha natin yung tatay natin. At, dahil sa kamukha natin yung tatay natin, yung tatay natin, may emosyon, nagmamahal, okay, mapagmahal, nasasaktan. Pag may mga bagay siya na hindi niya na nakita niya na hindi tama, syempre magagalit siya dahil gusto niya lagi in order, gusto niya lagi malinis. At yung man, marunong makipagkaibigan, full of wisdom and knowledge. So, itong katangian ng tatay natin. The fourth living creature was like a flying eagle.
Ano naman ang katangian ng isang eagle? Yung eagle, yung mata ng eagle, masyadong ano no, magaling no. Eyesight is 8 times stronger than the eyes of men. Can fly the highest and can go deep in water. At saka pag may bagyo, pag yung clouds may paparating na bagyo, yung clouds noon parang may thunder yung clouds. Alam niyo naman minsan na yung clouds, 'di ba? Sa loob ng clouds may mga thunder. Alam niyo ba 'yon? Nararamdaman ng eagle pag magkakaroon na ng bagyo, pag mag-uulan na, no? Pag mag-uulan na, ang ginagawa ng eagle, lumilipad siya ng mas mataas pa sa clouds. Kayang lumipad ng eagle ng napakataas. Kaya niya kahit thin ang oxygen sa taas. At pag may nang sa mga eagle, pag inaaway siya, kunyari ng mga raven, hindi niya pinapansin. Ang ginagawa niya, dire-diretso siya na paglipad pataas. Ngayon, yung mga raven, yung mga ibon na nangaaway sa kanya, namamatay na lang, nahuhulog na lang sa lupa dahil napaka-nipis ng oxygen sa kayang liparin ng eagle. Yung raven, konti lang ang oxygen. Nawawalan sila ng oxygen, kaya namamatay yung mga raven. At saka yung eagle, pwede rin siyang bumulusok papuntang tubig. Pag nasa lumilipad yung eagle, makikita niya sa tubig na merong isda. Kaya niyang mag-dive sa water. Tsaka yung vision niya, ang vision niya ay, ang tao, di ba, ang vision is 20-20. Ang vision ng eagle, 25. So, ang tao, 20-20. Ang vision ng eagle, 25. So, yung 5 feet sa atin, di ba, pag 5 feet, maliwanag sa atin. Sa eagle naman, kung ano yung 20 feet sa eagle, 5 feet lang sa atin. Ganun kaliwanag yung mata ng eagle. So si Almighty Father, kitang-kita niya tayo. Walang may tatago kay Almighty Father. At mabilis lumipad ang eagle, di ba? Ang bilis ng kanyang lipad. Si Almighty Father, mabilis din, umaksyon. Itong katangian ng tatay natin. The 4 living creatures, each having 6 wings. So yung flying eagle may wings na, no? Pero may wings pa rin siya. Nadagdagan ng 6 wings. So yung calf may 6 wings, yung lion may 6 wings, yung man may 6 wings. Yung flying eagle may wings na nga, nadagdagan pa ng 6 wings. We're full of eyes around and within. So punong-puno ng mata ang nakikita ni John the Evangelist. So 4 living creatures, nakatangian ni Almighty Father. So alam natin ang katangian ng tatay natin. Na nasasaktan din siya. Nagmamahal din siya. Na faithful siya. Na nobility siya. Na royalty siya. Na gusto niya tayong alagaan. Persistent siya. Hard worker siya. Yung kanyang mata malinaw. Ganun ka-powerful yung tatay natin.
each having six wings were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Siya ang Almighty Father, binibigyan niya ng glory si Jesus Christ. Ngayon si Jesus Christ naman, binibigyan ng glory niya si Almighty Father. So karapat dapat na papurihan natin si Almighty Father. Yung spirit niya, yung mga creation niya, pinapuri siya. Kaya dapat natin purihin yung tatay natin. Wala na tayong dapat ibang purihin. Wala na tayong dapat iba pang sambahin. At si Jesus Christ, binigyan ng authority ni Almighty Father. Kaya sasambahin din natin si Jesus Christ, the Savior natin and Redeemer. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for You created all things, and by Your will they exist and were created. Kaya dapat nating purihin lagi yung tatay natin dahil mapagmahal, mapagkumbaba. Binibigyan niya tayo ng importansya kahit na siya yung pinaka-powerful sa lahat. Dahil ina-acknowledge niya tayo na anak niya tayo, na gusto niya na kasama niya tayo. Yung mga angel, pinupuri din si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya tayo pupurihin din natin yung tatay natin. Gusto niya ang Almighty Father ng big family. Malaki ang pamilya. Gusto niya masaya. Gusto niyang ma-enjoy din natin yung ina-enjoy niya. Kaya gusto niya tayong isama in heaven. Maging kagaya niya at makasama niya. Kaya niya tayo ginawa. At ayaw na ni Almighty Father na mangyari pa na magkaroon ng may mag-betray sa kanya or may mag-rebel sa kanya gaya ng ginawa ni Satanas. No, inuulit ko lang. Kaya na sinabi ko na dati sa inyo to na ayaw ni Almighty Father na may mag-rebel sa Kanya. Kaya tayo ginawang flames of fire at nandito tayo ngayon sa lupa to be tested. Dadaan tayo sa apoy para to be refined, para maging puro, to be to be purified, maging pure. Kaya dumadaan tayo sa mga trials and tribulations. Kasi yung angel na si Lucifer, kirinaitya ni Almighty Father. Pero anong ginawa ni Lucifer? Naging rebellious siya, naging mayabang siya. Maganda na yung katayuan niya in heaven. Naghangad pa siya, nalagpasan pa ang kapangyarihan ni Almighty Father. Hindi mangyayari yun dahil yung kapangyarihan ni Almighty Father. Boundless, sobrang powerful ng tatay natin. Kaya para hindi na mangyari yun, naging flame, ginawa tayo ni Almighty Father, nabawasan ng mga angels in heaven, ginawa niya tayo. At dito niya tayo nilagay sa Garden of Eden. Ang nangyari naman ay nagkasala naman si Adan at Eva. At ngayon ay nagkakaroon tayo ng tribulation
para magkaalaman kung sino ang karapat-dapat na makasama niya. Pinipili tayo. Pinipili tayo. Kung sino ang karapat-dapat, ang magiging worthy na kasama niya in heaven, ang magiging faithful sa kanya. Kung dito pa lang sa lupa, hindi na tayo faithful, paano na sa langit? So, hindi pa rin tayo magiging faithful. Kaya dito pa lang sa lupa, gusto na ni Almighty Father na makita yung faithfulness natin, na magiging magpapasakop tayo sa kanya, nasusunod tayo sa kanya, namamahalin natin siya, na irerespeto natin siya. Dahil ayaw niya na masaktan uli, na may magbetray sa kanya in heaven. Kaya, dito sa lupa, gusto niya na makilala natin siya. Kaya marami siyang mga pinapadala ng mga prophets. At itong huli ay si Jesus Christ ang kanyang ipinadala para ma-save tayo. Pero ang ginawa natin, pinapatay naman natin si Jesus Christ. At ang ginawa natin, twinist natin, no? Iniba natin yung katuruan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Nag-invento tayo ng kung ano-anong mga paniniwala na wala naman sa Bible. Napalayo tayo sa tatay natin. Pero dahil powerful yung tatay natin, kinakausap niya tayo. Gusto niya tayong bumalik sa kanya. Dahil mahal niya tayo. Tinuturoan niya yung mga taong mahal niya, no? Di ba nakalagay nga dito na those who I love, I am itinutuwid niya, sabi ni Jesus. As many as I love, I rebuke and chasten. I correct and punish those whom I love. Sabi ni Jesus, kinokorek niya yung mga mahal niya. Kaya niya tayo pinagsasabihan. Pinapalalahanan niya tayo. Hindi niya tayo gustong i-destroy. May darating na tamang oras for the judgment. So sa ngayon, tinutulungan niya tayo. Kaya siya bumaba dito sa lupa. Ipaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Ang kakala kasi ng iba, ginajudge natin yung kapwa-tao natin pag nakakagawa ng mali. Hindi natin ginajudge. Sinasabi natin kung anong nandito sa Bible. Mahal nga natin sila eh. Kaya natin sinasabihan eh. Dahil yun ang utos ni Jesus Christ sa atin. Dahil pag hindi mo sinabi sa tao yung mga maling gawain, nagpatuloy pa rin na lang ginagawa, responsibility yun, no? Isang malaking responsibility yun na hindi sabihin sa tao kung ano yung dapat gawin. So ako, sinusharean ko kayo kasi responsibility ko. No? Bilang isang followers of Christ, may responsibility tayo, bawat isa sa atin, sa kapwa-tao natin, na i-share ang pagmamahal ni Almighty Father at ni Jesus Christ.
So lagi natin yung alalahanin, ano, yung Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ito yung sasabihin natin sa mga kapwa-tao natin, na, oh, ba't ginajudge mo ko? Hindi ka namin ginajudge, brother, hindi ka namin ginajudge, sister. Nakalagay kasi dito eh, hindi naman, kasi kami mga follower kami ni Christ. Sinasabi namin kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi siya bumaba para sirain ang tao, kundi hanapin yung mga nawawala, naliligaw ng landas. So Luke chapter 9 verse 56, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Kasi may mga nagsasabi na iba, ba't ganyan ang Diyos nyo? Ba't ganyan si Jesus? Nagagalit kay Jesus, nagagalit kay Almighty Father. Kaya sinasabihan dahil mahal, no? Tunay na pagmamahal to, tunay na pagkikare. Hindi naiintindihan ng tao kasi nabubulagan sila ni Satanas. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila nakikita yung mga magagandang gawain, yung magandang plano ni Almighty Father sa atin, dahil nakafocus lang ang mga tao dito sa mga bagay sa lupa. Kaya hindi natin nakikita. May mga taong hindi nakikita. Kaya tayo i-focus natin yung mata natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, para makita natin yung napakagandang plano ni Almighty Father. Dahil hindi naman forever tayo dito sa mundo na to. Ang kaharian ni Almighty Father, ang forever. Ang kaharian ni Jesus Christ, ang heavenly kingdom, yun ang forever. Kaya yun ang goal natin. Dito sa mundo, may nag-e-end, no? Nag-e-end. Sa trabaho mo, nag-e-end ka. Sa pag-aaral mo, natatapos. Ang relasyon, natatapos yan, di ba? Hindi ba natatapos ang relasyon? Pag nawala na isa sa ano mo, kasama mo, wala ka ng karelasyon. Pag pag may anak ka, nag-asawa na sa iba. So, ano ka na? Kaya dapat alamin natin kung ano yung purpose ng buhay. Ang purpose ng buhay, kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo, ay para dalhin tayo ni Almighty Father in heaven. Mapurify tayo dito sa lupa, dahil dumadaan tayo sa apoy. Dahil napakahirap ng buhay dito sa mundo. Hindi ba kayo nahihirapan? May pain, may heartaches. Lalabas ka lang ng bahay, may example, no, lalabas ka lang ng bahay, may makakarinig ka ng mga hindi magaganda, may mga away sa'yo, mamimintas sa'yo, may mga chichismis sa'yo, may mananakit sa'yo sa labas, physically, emotionally, ganon ang mundo. Kaya napakahirap dito sa mundo. Kaya ang gagawin natin, kakapit tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, napagtagumpayan niya ang mundo na to. At ngayon, alam natin ang katangian ni Almighty Father na mapagmahal siya. Hindi niya tayo bibitiwan. Hanggat maaari, hindi niya tayo bibitiwan. Pero tayo ang kumakawala sa kanya, dahil matigas ang ulo natin. So para malaman natin yung buhay natin, yung purpose ng buhay natin dito sa mundo, lagi tayong magpipray. Magpapasalamat ako kay Almighty Father sa tulong niya na binibigay sa akin, sa lahat-lahat, sa pagtuturo niya sa akin, na
sinishare ko naman sa kung sino ang nakakanood or makakanood nito. At kahit walang manood, isishare ko to. Dahil sinusunod ko yung utos ng tatay ko. Dahil tinuturuan niya ako. Walang bagay sa mundo na to na, uy, ano yan, chance yun is ang nagkataon. Hindi. Hindi nagkataon. May purpose lahat ng bagay. Kay Almighty Father, hindi lang natin nakikita dahil nga, bulag tayo. Tinuturoan tayo ni Almighty Father. Dahil yung plano niya sa atin ay napakaganda. Makasama siya, tsaka si Jesus Christ. Mag-rule. Kasama ni Jesus Christ. Magiging royalty rin tayo. Kung dito sa mundo, wala tayong pag-asa, maging royalty. Gusto niya maging... baliwala yun yung mga reyna at tahari dito sa mundo. Baliwala yun kay Almighty Father. Dahil... di ba natatapos ang buhay nila? Pero si Almighty Father, yung ating protector, siya mag-nurture sa atin. Pati si Jesus Christ. Tulong-tulong! Si Jesus Christ, siya si Almighty Father, Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Para sa ikabubuti natin. Sana maintindihan natin yan. Thank you and God loves us all so much.